Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong pag-aralan ng ating aralin ngayon? Mahusay! Ngayon talakay natin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Para lubos nating maunawaan ang talakayan, alamin muna natin ang ibig sabihin ng Rebolusyon. Ano nga ba pag sinabi nating Rebolusyon? Ang Rebolusyon, ito ay ang pag-aalsa o pagpaprotesta ng isang tao o grupo ng mamamayan laban sa isang pamahalaan. Maaaring ang rebolusyong ito ay ginagamitan ng dahas o mapayapang paraan. Ngayon, alam nyo na ang rebolusyon, dumako na tayo sa ating paksa. Alam nyo bang sa simula, pawang mga kalalakihan lamang ang kasapi ng katipunan? Dahil sa paghihinala ng kanilang mga asawa sa kanilang pag-alis-alis sa kanilang katahan ng tuwing gabi, pagkakaroon ng bawas mula sa kanilang sahod, dito na bunyag ang samahan ng mga katipunero. Kung kaya't nahimok na silang itatag ang isang samahang eksklusibo lamang sa mga asawa, kapatid at anak ng mga katipunero. Taong 1873, nambuksan ng katipunan ang kanilang sekretong samahan sa mga babaeng kasapi. Limitado lamang noon ang pagkuha ng mga babaeng miyembro sa kaanak ng mga lalaking kasapi ng kilusan. Tinuturing sila bilang kaagapay sa anumang aktibidades ng samahan. Ang mga kababaihan sa katipunan. Siya naman si Melchora Aquino. Siya ay kilala bilang sa tawag na Tandang Soraa at Ina ng Katipunan. Ang kanyang maliit na tahanan sa Balintawak ay nagsilbing pansamantalang panuluyan ng mga katipunero. Nilapatan niya ng mga pangunahing lunas ang mga sugatang katipunero at nagkaloob ng mga pagkain sa kanila. Naging tagapag-ingat din siya ng ilang mahalagang dokumento ng kilusan katuwang si Gregoria de Jesus. Natuklasan ng mga Espanyol ang ginawa niyang pagtulong sa mga katipunero kung kaya't siya ay agad na dinakip at pinatapon sa Guam. Makalipas ang 7 taon ay nakabalik rin siya sa Pilipinas. Namatay si Tandang Sora sa gulang na 107. Siya naman si Gregoria de Jesus. Siya ay pinanganak sa Caloocan. At kilala siya bilang lakambini ng katipunan. Siya ang ikalawang asawa ni Andres Bonifacio na ang supremo ng katipunan. Kasama siya ni Tandang Sora sa bahay sa Balintawak. Kilala siya bilang si Oriang. Siya ang tagapag-ingat ng ilang mahalagang dokumento ng katipunan. Siya rin ay magiting na nakipaglaban sa mga mananakop na Espanyol kasama ng kanyang asawa. Nahalal siya bilang pangalawang pangulo ng sektor ng kababaihan ng katipunan. At siya ay binawian sa edad na 67 noong 1943. Trinidad Perez Tixon. Siya naman ay nakilala bilang ina ng biyak na bato. Sa edad na 47 ay sumapit siya sa katipunan. Isa siya sa magaling na kababaihan nakipaglaban kasama ang mga kalalakihang Pilipino sa rebolusyon. Binansagan din siyang ina ng Red Cross dito sa Pilipinas. Tulad ni Tandang Sora, nagtayo siya ng isang bahay para sa mga may sakit at sugatang Pilipino na siya rin nangasiwa sa pagpapalakad nito. Sunod naman ay si Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa ang unang babaeng mandirigma sa Panay at kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nakilala siya sa kanyang katapangan, pagkamakabayan at husay sa taktikang militar. Ang kahusayan niya sa taktikang militar ang naging daan sa kanyang tagumpay sa mga pakipaglaban hindi lamang sa mga Espanyol kundi sa Amerikano man. Kilala rin siya sa tawag na Naisa. Matapos ang maraming labanan ay napilitang sumuko sa panahon ng mga Amerikano. Sa panahon ng mga Hapon, ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian upang makatulong sa mga gerilya sa Iloilo. Siya ay binawian sa edad na 78 noong 1947. Sunod naman ay si Marina Dizon Santiago. Siya ang nagsilbing tagapagturo sa mga bagong kasapi ng samahan. Lagi niyang tinuturo sa mga katipunero na kailangan ang lakas ng loob
husay sa paghalakhak upang maging kapanipaniwala ang isinasagawang panlilinlang sa kalaban. Siya ang naging kauna-unahang babae na naging kaanib ng katipunan. Siya ang nagsilbing tagapangasiwa ng mga proyektong pinansyal na tumustos sa mga lihim na gawain ng katipunan. Maagang naulila si Marina kaya't inalagaan siya ng kanyang mga tiyahin at ina ni Emilio Jacinto na si Josefa Dizon Jacinto. Maliban sa kanila, mayroon pa tayong ibang mga kababaihan na nagpapakita ng kabayanihan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Siya si Gregoria Montoya. Tinagurian siyang Joan of Arc ng Cavite dahil siya ay lumaban sa kawit kasama ang sundalo na si Aguinaldo at ang kupunan niya laban sa Espanyol. Siya naman si Marcelo Agoncillo. Asawa siya ng Pilipinong diplomatiko na si Felipe Agoncillo. Si Marcelo Agoncillo din ang tumahin ng unang bandilang Pilipino na ginamit sa Pangulong Aguinaldo noong Hunyo 12, 1878. Siya naman si Agueda Cahabagan. Siya ang nagsilbing tagapagpuslit ng mga gamit pandigma noong 1896. Siya naman si Josephine Bracken. Siya ang asawa ni Jose Rizal. Nag-alaga siya ng mga sugatan sa Cavite noong 1897. Ayan mga bata, sana marami kayong natutunan sa mga kababaihan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Hanggang sa muli,